Hello guys, once again, this is Gob from East VG Farm. So, sa umaga po ito, yung vlog na atin pong gagawin, sasagutin natin yung mga madalas na katanungan ng atin pong mga ka-farmers, yung atin pong goat farmers, na yung madalas at malaking katanungan na mayroon sila, bakit laging namamataya ng anak ng kambing or ismo yung alagang kambing? Ano ba yung mga reasons behind? No? Ano ba yung mga kadahilanan kung bakit po tayo namamataya ng kambing? So, hindi lang isa, dalawa o tatlong reasons kung bakit yung mga alaga nating kambing ay namamatay. But before that guys, ipapakita ko sa inyo yung aming pong mga alagang kambing na talagang sila ay healthy na alagaan ng maayos. Tara guys, samahan niyo ako. Shut up, Mark. Hello guys, good morning. This is Gob from SPG Farm. Hello guys, ito yung dalawang inahin dito. Mayroon po silang tigda dalawang anak, no? Ito yung anak ng chocolate brown na ito ay mayroon po siyang anak na dalawang babae. So, for your information, ito po yung line nito ay alpine. No? Kaya tingnan nyo yung breast niya, hindi po lang kumukul pa yung gatas. Kaya maganda po yung resulta sa kanyang mga anak. At ito naman, yan, graded din siya pero tingnan nyo yung mga anak niya, matataba din siya. No? So, yan. Yung ito guys, tingnan nyo, yan ay magdadalawang buwan pa lang yan. O, nagdalawang buwan na siya nung 30. At ito naman, magdadalawang buwan siya sa 15, no? December 15. So yun guys, tingnan nyo. So yes, nakikita nyo naman talagang mga healthy yung mga baby nila. So ano ba yung ginagawa namin? Bakit nananatiling healthy yung mga anak at the same time, hindi gaano nangangayat yung mga inahin nila? So guys, number one, kapag buntis yung kambing, pag nalaman natin yung buntis yung kambing, lalang dalawang buwan siya, makikita mo na yung mga signs. Yung lumalaki yung dede nila, lumalaki yung tiyan nila. So ibig sabihin, buntis na yan. So ano ba dapat gawin kung buntis yung kambing? Itatali natin sa isang sulok, no? Halagaan natin sila. Tatali natin sa isang sulok, make sure na mayroon silang tubig. Tubig na mayroong asin, molasses, or may kunting feeds. Yun pong ginagawa namin. Pangalawa, kailangan maraming damo tayong nilalagay sa kanila araw-araw. No? Hindi lang isang damo, kundi maraming klase ng damo. Mayroon tayong Madrid cacao, ipinipil, napier, or tawag sa amin, mayroon kaming tubo, yung pinakakumpay ng tubo, and the rest ng mga damo na pwede namin kumpay sa kanila. So, hindi lang tayo pupokus sa isang damo lamang. Kailangan maraming varieties of grasses, no? Grass, na pwede natin ibigay sa kanila para yung nutrients na makukuha ng katawan nila ay talagang ikalulusog ng kanilang baby sa kanilang tiyan. So, alagaan natin sila araw-araw, make sure na malinis lagi yung kanilang sahig. At imumonitor natin, kailangan laging may mga trapal. So guys, may mga trapal tayo nilagay. Kapag sa taglamig or umulan, mayroong protection yung ating mga alagang kambing. So, importante yun. So, hindi lang natatapos doon. So, make sure, no, na talagang yung mga anak nila, pag nanganak na, for example, pag nanganak na sila, kailangan maintain pa rin yung ginagawa natin. Maraming pagkain, may tubig, no, na maiinom. At unang-una, kailangan mayroon tayong itinuturok sa kanila. Importante din yun, mayroon tayong kaalaman sa pagtuturok at ano-ano yung mga medicines na dapat i-apply natin sa kanila. So, unang-una, kapag nanganak yung alaga nating kambing, right after siya manganak, tuturokan natin siya ng yung mother goat, tuturokan natin siya ng DCM. Yung DCM po ay para sa pagpaparami ng gatas or magkakaroon ng quality yung kanyang gatas. Pangalawa, tuturukan natin siya ng iron. Ang purpose ng iron,
para yung mga glucose na lumabas sa kanya, yung mga dugo na lumabas sa kanya, no? Hindi siya magkaroon ng anemia, kundi through iron ay manumbalik yung kanyang yung lumabas na dugo sa kanyang katawan. So yun guys, yun yung kaparaanan, no? Sa kapag buntis yung kambing, kailangan itali natin. Papakainin natin na maayos, lagyan natin ng tubig, no? Tapos yung anak niya, para ma-maintain yung healthy, pagiging healthy ng kanyang anak. So after 3 days, yung anak din, tuturukan natin ng iron. So 1 ml ng iron. At sa inahin naman, pagkatapos mga anak, magbibigay tayo ng 5 ml na iron at 5 ml na DCM. So yun po yung practice namin. Kaya tingnan nyo yung resulta guys. Yan. Huwag nyong hayaan yung kambing ninyo na masushort yung pagkain niya sa araw-araw. Kasi once na 2 or 3 araw na kulang yung pagkain natin sa kanila, kasi yung inahin ay dinididian na mga anak niya, so mangangayat siya. Kasi kung kukunti yung pagkain mo sa mother, paano niya mai-provide o maibigay yung kailangan ng kanyang mga anak? No? Kasi nakadepende po yung paglaki ng kambing natin sa pag-aalaga o pagpapakain natin ng ating mga inahing kambing. Kaya guys, tingnan nyo guys. Sino mag-akalain na 2 buwan pa lang ito? Ayan. Ito yung kapatid niya. Oh. Yan. 2 buwan pa lang yan, pero napaka-healthy. Saka ito guys. Ayan. Yun guys, kahit 2 buwan na siya, hindi po muna siya pwedeng ilabas sa kulungan niya unless na siya po'y mahiwalay sa 4 na buwan. So sa 4 na buwan, hindi kaagad-agad na ilabas natin sila sa mag-free range, no? So unti-unti muna, palabasin nila natin sila sa half day, pagka hapon, balik natin sila dito, hanggat masanay sila sa labasan. So yun po yung practice namin guys, kaya nakikita nyo naman yung resulta. Hindi naman siya gaano nangayat yung kambing natin at maintain po yung paglaki ng kanilang dede, no? Napagbigay sila ng magandang gatas sa kanilang mga anak. So yun guys, ito yung una na anak natin. May 2 buwan at magda-2 buwan. Punta tayo guys sa bagong panganak. Ito mga healthy din sila. Okay guys, 7 days ago or 1 week ago, nanganak po yung sabay-sabay yung 3 kambing namin. Ito guys. Ito. Yan. Lalaki siya. Napaka-healthy ng anak. At saka tingnan nyo yung inahin niya. Malaki din kasi. Ayan. Lalaki to. Ito rin guys. Ito yung napakagandang lahi ng kambing. So guys, 2 linggo pa lang guys, pero ang laki. 2 linggo, napakasigla, napaka-healthy, napakabigat. No? Magda-2 linggo pa lang siya. Yan. Malusog guys, tingnan nyo. Ito yung mother niya, hindi nangangayat kasi maraming pagkain lagi. Saka merong tubig. Saka ito din guys. Ito yung isa. Mag-isang linggo rin yung anak niya. Ito yung anak niya. Masisigla. Masisigla yung mga anak nila, no? Kasi, yun nga, nakuha namin yung tamang practice sa pag-alaga ng buntis ng kambing. So, katulad nito guys, ito. Ito, dahil buntis siya, alam namin buntis siya, itinatali na namin siya, no? Para masecure. No, masecure yung baby sa kanyang katawa, sa kanyang yan. At the same time, maalaga ng maayos, makakain sila ng maayos na masustansyang pagkain. Okay guys. At marami pa tayong mga buntis na kambing, itatali natin sila ulit. No, for security ng kanilang panganganak ay magiging healthy, no? At layo sa sakit, no. So yun guys, no, sasagutin ko na po yung mga katanungan kung bakit madalas tayo namamatay ng kambing.
ano ba yung mga reasons behind kung bakit yung mga kambing, alaga nating kambing ay namamatay. So actually guys, mayroon minsan na yung kambing natin na buntis, hindi po maganda yung papakain sa kanila. No? Yung kambing hindi lang basta na busog, okay na. So kailangan may tamang papakain sa kanila. Set for example, kapag free range, okay naman yung free range guys. Pero make sure na yung malawak yung kanilang area. Kasi kung free range at pabalik-balik lang yung kinakain nila, so kahit sabihin natin guys, busog lagi yung kambing nyo, pero kung buntis siya, pero asahan nyo guys, kapag nanganak yan, madalas premature yung kanyang baby. At minsan naman nanganganak siya, healthy yung baby niya, pero hindi tumatagal. Kasi hindi po healthy yung mother niya. So hindi nabigyan ng tamang sustansya yung kanyang pagkain, or hindi, oh, nag-away yung mga dalawang nagsiselos kasi ito eh. So yun guys, no, importante talaga na marami tayong pinapakain na grasses, no, iwas sa ano tawag to, premature babies, no. Minsan premature yung nangyayari, no, pagkulang sa nutrients, sustansya yung kinakain ng ating mga buntis na kambing. So ulitin ko guys, kailangan natin ng Madridi cacao, Madridi agua, ipil-ipil, napier, at saka yung maramais. Yun po yung practice namin, lagi namin pinapakain ng limang bagay niyan. So minsan pag kahit busog na sila, dahil maganda rin sa kambing yung i-pre-range mo sila somehow, para yung anti-stress, mawala yung stress nila. Importante din po yun. Pero lagi natin tatandaan, make sure natin yung kambing natin busog, hindi lang sa isang uri ng damo, kundi sa mga masustansyang damo. Yun po yung natutunan namin dito sa aming pong goat farming, I mean, no, sa aming pong pagkakambing. At pangalawa, mayroon din naman pong ipinanganak na healthy, talagang maganda yung papakain, nanganak yung kambing na healthy at malaki yung kanyang anak. Pero bakit later on, yung kambing ay biglang nangihina, biglang unti-unting parang ayaw dumide, parang may sign talagang hindi maganda yung kondisyon ng ating pong anak ng kambing. Bakit? Ano po yung dahilan? Minsan po kasi yung, minsan din natin namamalayan yung ating pong mga mother goat ay mayroon palang sakit, hindi natin nadidiscover. Mayroon pa silang ubo, mayroong sipon, mayroon palang pneumonia. At kung ano po yung na-acquire niya doon sa gatas ng kanyang mother, ay siyempre mag-effect din po yun sa kanyang anak. Kaya minsan, nangihina yung kambing natin, hindi natin alam bakit ganito. Isang araw ay malakas ba ito, bakit ngayon nangihina? Tapos unti-unti, namalayan mo na, may ubo pala. At mayroon palang pneumonia. Kapag ni pneumonia yung kambing natin, lalo na pag bagong panganak, so hindi ka agad-agad yan makukuha sa gamot. Kahit injikan mo yan, turukan mo yan, kapag kaya may pneumonia na, no, mataas na yung 60% na mabubuhay sila. Based po sa aking experience yan, kasi maraming beses po nangyari sa amin yan. Kaya ina-avoid namin yung na-expose sila sa ginaw, no, sa malamig. Kaya nilagyan namin ng mga trapal yung paikot ng aming mga kambingan. Pagdating ng hapon, sinisecure namin sila. Kahit na umulan, kahit malakas yung hangin, kahit malamig yung hangin, secure sila sa loob at mapanatiling warm yung kanilang katawan. So yun guys, pneumonia number one. One of the reasons kung bakit namamatay yung ating kambing is pneumonia. So kailangan ng monitoring. Kailangan araw-araw minomonitor natin yung kondisyon ng ating mga inahin, yung ating mga alagang, o yung mga kanilang mga anak. At at the same time, kapag makita natin na mayroon something na hindi po common sa ating pong mga alagang kambing, may sipon o may ubo, inject ka agad ng amoxicillin. Yun po yung ginagamit namin, amoxicillin. And then, make sure din na hindi makalapag sa lupa yung ating mga baby na kambing. No? Kasi hindi pa sila pwedeng ilapag sa lupa. Kailangan mayroon talagang sahig, no? Elevated na sahig. Doon muna sila habang sila ay nagpapalaki. So, yun guys, yung unang rason kung bakit namamatay yung ating
mga anak ng kambing ay because sa pneumonia. Pangalawa, mayroon din naman na kambing na namamatay bigla. No? Healthy naman siya, wala naman siya sakit. Bakit kinabukasan namamatay at lumulubo yung kanilang tiyan? Ano po tawag doon? Meron po tawag doon, bloated stomach. Mm. Ano ba yung reasons kung bakit nagkakaroon ng bloated stomach yung ating alagang kambing? At ano ba yung may dulot niya sa ating alagang kambing kapag hindi natin na-treat yung bloated stomach ng ating kambing? Namamatay po sila dahil hindi po sila makakahinga. At ano ang rason kung bakit bloated sila? Overfeeding po, no? Sa sobrang dami ng kain at inom ng tubig, so kapag bloated yung ating kambing, hindi sila makakahinga. Kaya pag nasobrahan ng kain, talagang lumalaki yung tiyan. Malalaman mo naman yan kasi iyak ng iyak yung kambing. So ibig sabihin bloated. So pag bloated yung tiyan ng ating alagang kambing, ano ang dapat natin gawin? Mayroon po kaming tinitreat dito kapag alam po namin na bloated sila. Mayroon kaming powder na carbonate. Oh. Minimix namin sila sa oil. No, cooking oil. No, isang tasang cooking oil at saka 5 kutsarita na carbonate. Gamit yung syringe na walang karayom. Unti-unti namin pinapainom sa kanila until such time na magsasubside yung paglaki ng kanilang yan. And then, yun po yung pangalawang rason kung bakit namamatay yung ating alagang kambing. Una, pneumonia. Pangalawa, bloated. At pangatlo, yung malnourish. No? Kulang talaga yung papakain natin. Kaya sabihin natin na pinapakain naman to araw-araw, pero bakit payat pa rin? Malnourished sila. Hindi lang dun sa papakain, kundi kulang din sa maintenance ng purga at saka vitamins. Sabihin ko sa inyo guys, kahit mayroon pa tayong vitamins, purga dyan, kapag kulang yung pakain natin sa kanila, manatili sila magiging malnourished. So, kung i-injectan natin sila ng vitamins, pinupurga natin sila monthly, no? Dapat sabayan natin ng papakain ng maraming pagkain. Make sure lagi na busog sila, no? Araw-araw sa iba't ibang uri ng damo na pinapakain natin sa kanila. Iyon po yun guys, malnourished, no? Yun nga, kahit mabuntis sila kapag malnourished sila, yun ang kinalabasan is yung bata ay premature, maliliit. Namamatay minsan, may mga bulag pa, no? Yun po na experience namin before na yung kambing namin ay talagang gumanda yung aming pong practice dahil po sa aming pagsisiyasat at sa aming pong na-experience. No guys, yun po yung pangatlong rason kung bakit namamatayan tayo ng ating mga alagang kambing. Pang-apat, iwasan natin, no, sa pre-range na mga kambing, kung maliit yung area natin, iwasan natin isama yung mga buntis nating kambing sa mga hindi buntis. Even sa back. Sa mga back na ganito guys. Bakit po? Sa aking pong nakikita at na-o-observe sa pag-alaga ng kambing, yung mga buntis laging pinag-iinitan ng hindi buntis. Lagi ko yung tinatanong sarili ko, bakit lagi yung mga buntis ay pinag-iinitan? Ano ba ibig sabihin pinag-iinitan? Lagi silang sinusungay. No? Lagi silang ina-atake ng mga ibang kambing na hindi buntis. Kaya ang nangyayari, dahil buntis sila, na-stress sila, madalas silang nasasaktan, kaya nagkakaroon po tayo ng premature birth or alanganin sa edad nanganganak yung kambing natin at hindi nabubuhay dahil po doon sa stress sila. No? Iwasan natin na magiging stress yung ating mga alagang kambing. No? Pag sobrang crowded na yung lugar natin, ng mga kambing natin, hindi rin advisable. So, kailangan katamtaman lamang. So, yun po guys, yung pang-apat, no? Lagi silang ina-atake yung mga buntis. Kailangan itali natin sila kapag buntis sila. Na sila lang, maalagaan ng maayos. So, yung pang-apat. And then, yung pang-lima ay... Wala na. So, yung apat guys, yun po yung common na ikinamamatay ng ating po mga alagang kambing. Yung apat na yun. Una, ano yun? Pneumonia. Pneumonia.
Pangalawa, bloated. Bloated stomach. Pangatlo. Ano yung pangatlo, guys? Pagkain. Malnourished. Malnourished, no? Malnourished yung ating kambing. At ikatlo yung mga buntis na inatake ng mga hindi buntis. Oh, stress. Yun. Stress din po yung mga dahilan kung minsan namamatay yung ating mga alagang kambing. So yun guys, I hope na marami kayong natutunan sa video na ito, sa content na ito. At least aware po tayo, lalo sa mga baguhan, na yung pag-alaga ng kambing ay hindi lang basta-basta na papakainin mo lang, painumin mo lang ng tubig, no? Magtuturo ka lang. So kailangan with love, with care, no? Lagi nating minomonitor from time to time. Lagi natin silang talagang tao na talagang with love, no? Alam nyo guys, pag marami yung kambing, hindi po madali. Nakakapagod yung mangumpay. At tiyak na magsusurrender ka pag marami yung mga alaga mong kambing kapag wala ka talagang passion sa pagkakambing. So importante talaga, mayroon kang heart talaga sa farming. Yun po yung magmumotivate sa inyo na magpapatuloy ka sa iyong pagpa-farm o pagkakambing kapag ka mayroon kang passion. Mayroon kang passion sa sarili mo. Sabi ko, passion. Passion, no? Mayroon kang heart talaga, desire na sa farming. Kasi at the same time, may enjoy mo siya kapag ka mayroon talagang passion sa pagpa-farm. Pag-goat farm. So, yun guys. Yun lang po yung ating lessons ngayon. Yung mga reasons behind kung bakit tayo namamatay ng mga alaga nating kambing. I hope guys, sa sunod na vlog natin, marami pa tayong dapat matutunan at talakayin sa ating channel na ito. Kaya guys, patuloy nyo supportahan yung ating channel. Share, like, watch our videos sa marami pang mga information patungkol po sa ating pong pag-alaga sa ating mga kambing. So, God bless you and more power. This is, once again, this is Gov from East BG Farm. Thank you so much.